Merienda na gawa sa carrots na naman nga ang recipe natin for today. Hello mga ka-cooking, marami ka bang carrots dyan? Tara gawin natin yang masarap na pang merienda at tamang-tama to sa ating mga anak na hirap pakainin ng gulay. Lang tayo dito ng carrots. Nasa inyo na yan kung ilang piraso ang gagamitin nyo. Ito nga pala ay gagamit ako ng 3 piraso dahil mamimigay din tayo. At hiwain lang natin ito ng maninipis para madali po siyang lumambot. Pagkatapos nito ay kailangan lang natin pala itong steam. Sa lumambot siya, kung maaari lang tagalan nyo pag-steam para pag inyo itong imash, madali lang po siyang durugin. O kung ayaw nyo sa image, pwede nyo naman gamitan ng blender. Gagamit lang tayo dito ng handle ng almeres. So, gaganituhin na lang natin yan. Tsaka kasi hindi naman tayo lahat ay merong blender. Para naman makasabay yung walang blender mga ka-cooking. At ito na nga, ilagay natin to sa ating mixing bowl. Tapos maglagay lang tayo dito ng sugar and then kunting salt. Tapos maglagay din tayo dito ng glutinous rice flour. So yung glutinous rice flour mga ka-cooking, hindi ko na nilagyan niya ng sukat. Ang gagawin nyo lang, mag-add lang kayo ng mag-add hanggang sa makagawa kayo ng dough. Malalaman nyo na yan kung okay na ang inyong dough kasi magiging ganito yung itsura ng inyong carrots do. Pag ganito yun na yung itsura mga ka-cooking, ayan, okay na yan siya. Tapos, mag-aano kasi yan siya, magdidikit-dikit. Tapos, ay pwede na natin to siyang iporma ng pormang carrots. Tapos, ang ginagawa ko nito mga ka-cooking, binibilog ko muna siya para madali ko lang siyang ma-shape ng carrots. Ping ito, tamang-tama ito sa mga anak natin na hirap pakainin ng gulay. Ayan mga mami, kung ang inyong mga anak ay hirap pakainin ng gulay, i-explain nyo kung bakit kailangan kumain sila. Hindi yung pag-ayaw na nilang kumain o kailangan wala na din. Explain nyo mami. Kung ayaw nyo, ay kung wala pa rin sa in-explain nyo, kung walang talab, gagawa na lang kayo ng paraan na kagaya nito. Ayan, gawin nyo mga creative ang mga gulay na kagaya nitong ating ginagawa para naman ganahan ng ating mga junakis kumain ng gulay. Tapos magbawas lang tayo ng sangkap. Let's say kung sugar, kailangan natin bawasan kasi hindi din maganda kung masobrahan sila sa tamis. Ito masarap tong pang merienda lalo na sa hapon. Ayan, masarap din tong pang himagas. At pwede na natin itong lutuin. Magpakulo lang tayo dito ng tubig. Pag kumulo na, ilagay na natin yan isa-isa. Pag ito ay lumutang, okay na yan. Pwede na natin itong hanguin
dito sa ating kumukulong tubig, tapos ilagay natin dito sa ating tubig na may ice. Ganito yung paggawa ng palitaw, ay pagluto ng palitaw. At dito naman sa ating sauce, naglagay lang tayo dito ng coconut milk, tapos sugar, then asin, tapos itong pinuri na ating carrots. Tapos maglagay tayo dito ng pandan para mabango. Kung wala kayong pandan, pwede na po vanilla. At pwede tayo mag-add dyan ng kunting cornstarch para lumapot.